Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, 40 minutes after 1 o'clock. Welcome na sa Wanted, Sweetheart Afternoon Edition. Yan pong Wednesday, September 18, 2024. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion, serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The Devil Jam is here. Oras na po natin, 44 minutes after 1 o'clock na. Maayad-ayad nga hapon! Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy abroad, mga OFW, maayong hapon sa inyo. Good morning, maayong aga! Morning. Mabasa-basa.
kahapon na kansilado yung mga pasok, no? Klase. Pero buong araw, mainit. Ngayon po, may pasok, no? Kahit na maulan buong umaga. Oh, hindi. Sa mga viewers natin dyan sa Ibayong Dagat, magandang umaga, no? Magandang gabi sa inyo. Samahan niyo po kami all the way until 3:30 ngayon pong hapon ng Wednesday. Siyempre, open na po yung linya sa gusto pong magpa-line up ngayong hapon. Na? Sa mga gusto pong mag-share, magkwento ng kanilang mga karanasan, problema. Kahit anong problema, bigyan ho natin ng solusyon. No, may mga kanya-kanya ho tayong pananaw, suggestion, o advice sa inyo. So, mga problema ninyo, kahit anong problema man po yan, ha? Kahit problema mo sa mukha mo, no problem. Para lahat tayo mamroblema. Ipiin mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar, sa hotline po natin, sa Viber or Imo, at pakilagay na gusto po ninyong sumali sa Digital Love Line. At kung gusto mo naman makahanap ng sweetheart, ayun, no? Ipiin mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar. Alam na po ni manager yan. Good afternoon, ha? Sa inyo pong lahat sa ulitin. Kasi Ken, wow, thank you, ha? Alam mo, sige. Sige. Thank you, Kasi Ken, mula sa may Hong Kong. Maraming salamat. Hipus ko naman pala, Nanay Pearl. Sige po. Sa inyo pong lahat, welcome sa Digital Love Line / Wanted Sweetheart. Digital Love Line. Love Line. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. O ito po muna, no? May gusto pong mag-share ng love lines niya. Oo, baka may problema po ito. Oo, kailangan po niya mailabas yung kanyang karanasan o ano man po dyan, no? Problema. Standby lang po, mama. Standby lang po. Kindly stand by. Ano po, may inaayos pa po ako. Hindi kasi makita si ma'am, no? Thank you.
Ayan na po, no? Si Madam Carmen. Magandang hapon, Ma'am Carmen. Saan po kayo ngayon? Saan lugar o probinsya? Dito po sa Leyte. Ah, nasa Leyte. Okay. Salita ninyo, ano nga po tawag? Waray-waray po. Oh, waray-upay. Waray-upay. Oo. Ano ibig sabihin ng waray-upay, Ma'am? Walang, hindi maganda. Oo. Walang, walang... Hindi mabuti. Hindi mabuti. Ah, hindi mabuti. Parang walang silbi, walang, parang ganun. Okay. Waray-waray, yung bang halo-halo ba? Mm-mm. Okay. Waray-waray. Halo-halo. Sige. Edad po ninyo ngayon, Ma'am Carmen, ilang taon po? 62. Sige, buksan natin. Mula sa may Dumaguete, no? Si Ma'am Carmen, 62 years old. Tapos Leyte. Pasensya na ko, mare, medyo makalimutin talaga ako, hindi pa ako nakakain. Aha. 62 years old, di naman halata, no? Mm. Oh, ano pong pinagkakaabalahan ngayon ni Ma'am Carmen? Wala po. Wala. Ever since po kasawa ko, pero galing po ako sa labas nung mabalo ako ng una kong asawa. Uh-huh. Bali, 42 years old ako, nag-abroad po ako ng Kuwait. Mm. Ah, okay. Umuwi pa ako 2009 dahil pa siyam na taon ng asawa ko. Umuwi po ako. Yun po yun, basta pag siyam na taon na, kailangan ano talaga, i-celebrate, ganun siya. Okay, last na po yung okay. Na padasal. Ah, last na padasal na. Okay. So after po noon na... After po noon, hindi na ho kayo nagdadasal? Pumisahan lang po. Yung bang parang alaalan lang. Pamisa. Sige. So ano may... ikwento mo sa amin yung karanasan mo, no? Love lines po ninyo. Sa edad po na 62 years old, byuda. Ba't to namatay si mister po ninyo, ma'am? Inatake po sa puso kasi lahat ng bisyo sa kanya eh. Mm-hmm. Andiyan, inom, sigarilyo. Sigarilyo, ganun. Mm-hmm. Pero nung nagsasama po kayo, okay naman si mister. Ganun talaga. Talagang sakit sa ulo. Ah, sakit pero sa ulo. Dahil sa mga anak ko. Mm. Ikwento po ninyo. Nung niligawan po ba kayo ni mister po ninyo, ma'am, ilang taon po kayo that time? 38 pa lang po ako. Oho? Bata pa po. 38? Opo. Opo. Siya 45. Bali, pareho kami pong, ang edad namin, parehong pumuputok. Kaya lang, natalo ko ang 45. 38 ako eh. Oh, okay. And nung namatay po yun ha? Pero yung nung niligawan ka, ilang taon po kayo, ma'am? Wala pong pamiligo kasi siya. Kapatid siya ng bayaw ko. Ang bayaw ko ngayon, asawa ng kapatid ko matanda. Siya naman, ay bata. Naging asawa ko rin. Kasi nung ano, namatay ang kapatid niya, siyempre makikilamay kami. Hindi naman nanligo sa akin yun. Parang pinahinog niya lang ako. Hanggang sa, kasi nakikita niya raw ako, bata pa. Mayroong tindahan kasi ang kapatid ko. Ako namamahal. Kali customer namin siya. Aha. Hindi ko minahin yun. Parang hindi ko pinapansin. Parang tinandaan ka po niya kasi nasa 7 years yung kinatanda po niya sa'yo that time, no? Aha. So ilang taon po kayo, ano, walang panligawan na nangyari. Ano po yun? Wala pong ligawan. Walang ligawan. Ah. Parang kinamang ako. Ah, ginapang. Hindi naman ako makapaklag eh. So ilang taon po kayo that time, ma'am? Nung nangyari po yung bagay na hindi dapat? 22 po. Ah, 22. Nasa tamang edad na rin po pala, no? Pero siya nasa 29 na siya that time. So pero nang itasag kami, bali 5 na ang anak ko, 29 ang edad ko. Okay. Pero nung edad po ninyo 22, wala pa po kayong karanasan. I mean, wala po kayong naging boyfriend?
bago siya? Meron din naman. Aha. Bata-bata pa din eh. Kaya lang, walang swerte eh. Kaya siguro sabi niya, sa isip-isip na siguro, baka hindi rin siya mabuti ng kinamang. Ah, okay. So, hindi po na, hindi naman po kayo nililigawan? Hindi naman po kayo nililigawan? Hindi naman siya... Oo? Wala. Mm-mm, okay. Basta yung siguro, tinitingnan ako paglaki at nasa tamang edad na ako, yun. Ganun lang. Nung makilala po ninyo siya, nung makilala po ninyo, okay naman, hindi naman siya mabisyo the time? O yun po talaga? Ganun, sir, ganun talaga. Wala akong choice eh. Nangyari na ang dapat mangyari. Ano po ba trabaho niya? Kuwan po noon, bali, pulis. Ah, pulis siya. Pero, employed pa siya that time? Opo. Binata, 29 years. Yung bali, nag-apply siya ng promotion. Pagdating ng promotion niya, ng resulta, pa naman siya namatay. Kaya yung promotion niya napunta sa pagkamatay niya. Kasi pagka namatay ang pulis... Mamaya na po yun, ma'am, yung pagkamatay. No, doon po muna tayo, doon po muna tayo. No? Yung buhay pa. Okay. Nung time na yun na ikaw, may edad ng 22 years old, bakit po ninyo nasabing ginapang po kayo? Anong tulog po kayo? Pumasok doon sa bahay ng kapatid po ninyo? Kasi nga, ano yun eh, padasal ng kapatid, ay hindi, lamay ng kapatid niya. Panghuling kwan ba? Yung bang inilibing na, siyempre, nag-iinom ha, nag-anon. Siyempre, bata pa ako nun. Iinom. Wala akong alam na tulog. Tulog lang ako. Nung magising ako, nasa loob na ng kwarto niya. Nagalit yung kapatid. Hindi po kayo, hindi niyo po alam na kayo ang pumunta sa kwarto niya. Umiisip ako. Boyfriend. Uh-huh. Pero may boyfriend na ka? May boyfriend po kayo that time? Wala? Wala. Wala. Ayun naman po pala. Nag-aaral kasi noon ako. Nag-aaral ako noon. Aha. So nagalit yung kapatid mo? Siyempre doon siya sa bayaw. Wala. Nagalit po yung kapatid mo. Nakita ka doon sa kwarto ng bayaw niya. Anong sabi ng kapatid po ninyo? Yan nga ay nagalit eh. Kaso lang, sabi niya, huwag ka nang uuwi at pagagalit na bubugbugin ka doon. Umuwi kang ganyan. Wala ka na ikang dangal. Masira na dangal mo. Pero may nangyari po ba? May nangyari nung gabing yun. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Aha. Kaya nga nagbuntis ako agad eh. Oo. Hindi, kasi lasing po kayo eh. Lasing po kayo, hindi po ninyo alam kung may nangyari. Pero siyempre alam mo yun sa sarili mo, siyang nakauna. Okay. Pero inamin na mananay pulis, no? Yung ginawa niya sa'yo, the time, nung gabing yun. Hindi ka nito talaga. Oo, yun naman po. Kasi nag-look back ko eh. Pinilit ka lang. Parang kwan yun, yung parang blessing in disguise na napunta ko doon. Uh-huh. Kakataon niyang gawin, yun yung gawin. Parang ganun. Okay. Ano po yun, yung lasing ka nung ginawa niya yun? Siyempre sabihin mo, wag. Sige na nga lang, ganun. Sige na. Ganun. Hindi pumutok ngayon yung pulis. Ay, pumutok na ba? Nabuntis ako agad. Hindi pa kayo? Tapos taon na nga. Tatlong taon. Hindi pa ka nag-iisang taon ng panganay ko. Buntis na naman ang anak na naman ako ng pangalawa. Hindi pa nag-iisang taon ng pangalawa ko. Nanganak na naman ako sa pangatlo. Mula yung pang-apat. Bakit tatlong taon ang gap nila? Okay. Bunso ko, bali lima kasi anak ko. Yung bunso ko, dalawang taon naman anggap nila ng sumunod pa kanya. Pero okay naman ha, okay naman siya bilang tatay ng mga anak po ninyo. Habang nagtatrabaho siya, ano po, sa bahay po kayo? Batid wife ako, batid children ng mga anak ko. Ganun.
Pero tiniis ko lang dahil ayoko ng broken family. Sinasabihan nga ako ng mga kapatid ko na iwanan mo na yung mga anak mo, iwanan mo sa asawa ko, paaralin kita. Iniisip ko, sabi ko, oo nga, magiging maganda buhay ko, paano naman ang mga anak ko? Magkakalat sila, walang mag-aalaga, kawawa naman. Kaya tiniis ko na lang lahat. Aha. So, yun na nga po, no? Tiniis mo ang lahat, tapos nagpakasal ka pa po sa kanya nung ikaw umedad na ng 29 years old, tapos siya nasa 36 na the time. So bakit naman eh, alam po ninyo yung... Kailangan kasi sa kanilang opisina yung ano, kasal namin. Uh-huh. Kaya pinakasalan niya. Okay. Sa pari po ba kayo ikinasal? Opo, kasi matagal na kami nagsama. Sabi naman ng ano, pwede na raw maikasal sa ano pare, kahit hindi na raw mag ano sa civil. Mm-hmm. Dahil yung pagsasama din namin, parang civil na rin yun. Opo. Mm-hmm. Kasi nakalima. Lima na po anak ninyo, no? Opo, lima. Oh. Yun lang ang anak ko, lima. Okay. Wala na akong, hindi ako nag-asawa kaagad nang mabalaw. Kasi iniisip, pag nag-asawa ako, manganganak pa ako eh. Mm-hmm. Idadami anak ko, iba-iba apelido, ayoko. Ganun. Ayoko, di bali marami anak ko, isa lang apelido, isa lang ama. Hindi marami. Ayaw nga po pala, no? Oh, kasi minsan may mga ganun na iba-iba yung apelyido ng anak. Sa amin na lang na magkakapatid. Mm-hmm. Yung mga kapatid kong babae, puro broken family. Ako lang ang talagang pinagtiyagaan lahat. Kahit dalawa asawa ko, naging asawa ko, dalawa din ang naging balo din ako dalawang beses. Ah, okay. Pero puro. Tika lang. Namatay si Mr. po ninyo sa edad na 38 years old. Ay, ilang taon po? 35 siya. 45. Bakit? Dahil sa pag-abuso niya sa sarili niya? Opo. Malakas minom, malakas manigarilyo. Mm-hmm. Ayaw mag-check up sa doktor. Ang kala niya siguro sa katawan niya, bato. Bato ha. Okay. So yun na nga po, nabiyuda po kayo sa edad na 38 years old. Tapos ilang taon po ang nakalipas bago kayo nag-asawa ng pangalawang? 16 years. Bali, 55 na po ako. Hindi talaga mga anak. Oh, 55 ka na. Sino po itong pangalawang mo naging asawa? Bali, ano po siya? Dati, retired po ng manager po siya ng Francisco Motors. So hindi po kayo nagpakasal? Kanasal kami bago kami nagsama kasi ano siya eh, lay minister sa simbahan, bawal naman makipagsama babae na kasal. Kaya ikinasal kami bago kami nagsama. Nga lang sayang pensyon mo dun sa asawa mong pulis. Siyempre. Di naman po tinanggap yung ano ko eh, yung sinulat niyang last will testament po, hindi tinanggap sa bami. Hindi po ako na pension. Ay, ganun? Ikasal po kayo, ah? O nga po. Wala po, eh. Wala akong magawa. Eh, decision nila, eh. Ay, ganun? Ano po barangko ni Mr. po ninyo bago po siya namatay? PO2. Ah, PO2. Ano po pa siya? SPO1. Nag-apply siya ng SPO2. Nung dumating ang resulta, patay na siya. SPO2. Oh. Nung namatay siya, SPO2 siya. SPO2. Okay. Malaki-laki na rin sana sahod noon, no? Pensyon mo pag sakali, no? Oh, yun na nga po, no? Kinasal po kayo sa isang pastor? Sa pare po, sa pare. Katolik. Okay. 55 years old ka. Ilang taon po itong napangasawa po ninyo? Nung 55 po ako, 55 noon. Siya naman, bali 20 years gap namin eh. 75 ang edad niya. 75? Pero ano po bang nakita ninyo? Ano po bang nakita ninyo sa kanya? Mabait? Mabait po talaga, mabait. Mm-hmm. Companionship lang talaga ang hanap ko noon sa kanya. Hindi yung isang bagay. Maraming ang nagtatanong, bakit yan ang nagustuhan mo? Matanda na yan, hindi na yan na ano, ganun. Ay, sabi ko,
hindi isang bagay ang habol sa isang tao. Companionship lang. Aha. Pero totoo po ba yung 75 na yun, ma'am? After niyo nung ikinasal, nag-honeymoon kayo? Wala na? Nung ha? Wala na. Okay. Pero ano yun, inamin niya sa iyo, ganito, pakasalan mo pa ba ako? Kahit na ganito ako, oo, niligawan po kayo. Hindi, siya mismo, mas maganda nga ang kasal namin eh. Aha. Kasi para kaming bagong kasal. Oh. Talagang parang ano, ligoan pa kami. Kalapati, dalawa. Mm-hmm. Ganon. Mm. Mas maano nga, dungga yung kasal namin kaysa sa una kong kasal. Okay. Kasi yung una mo, nakalimang anak na po kayo the time eh. No? Okay. Maliliit pa. Okay. Eh, itong sa pangalawa mong nakasama, eh malalaki na po yung mga anak ninyo. Wala na pong pinapaaral, ganun. Oo. Kaya yun ang naging desisyon ko na pag-asawa, kahit mag-asawa ako, basta hindi na ako mga anak. Para hindi na ako mga anak, hindi na dumami anak ko, hindi mag-ibig. Do, isa lang ang tatay, isa lang ang anak ko. Okay, oo. At saka, nasa 75 na nga po siya. Siguro, nanigurado ka po talaga, no? Kung kailan ho kayo nag-menopause, saka 75 din siya. Kasi sabi nila, yung lalaki, 75 hanggang 75, yung menopausal, 75 yung menopausal ng lalaki. Pag 75 na, wala siya talagang, wala siyang, yung samilya niya, matay. Wala siya talagang anak sa una. Ah, bali, adapt. Okay. Asawa, pangalawa ako. Oo. Pero, wala talaga siya. Namatay din po yung una niyang asawa? Opo. Okay. Nauna, namatay. Bali, na ano, kasi ang pagpaligo na yung una, ang ulo pag basa, inatake din. Mm. Na kung matos yung ano eh. Mm-hmm. Yun po yung isang dahilan, no? Kung bakit problema kung yung init nga daw ng katawan natin. Dapat wag daw basahin yung ulo. Oo. Opo. Dapat paa. Kailangan muna kamay, mukha, ganun, bago ang ulo. Bago ulo. Ako kasi ulo ko talaga inuuna ko, ma'am, eh. At ano mangyari? Pero yung sa baba. Ako siya nano. Bad, bad nano. Ang nano. Okay, yun po pala yun. Kasi... Ayun na, no? Ilang taon po kayo nagsama ng pangalawa po ninyong asawa? Bali, po? 6 years. Bali, 6 years. Bali, 81 na siya, namatay. Opo. So, ibig mong sabihin, nasa... Last year lang po yun namatay, last ma'am? Last year lang po. Kasi, ako eh, na stroke. Uh-huh. Ako last year. Uh-huh. Ngayon, bali parang iniisip niya, hindi na niya ako kayang alagaan dahil matanda na siya. Uh-huh. Pagka, naiiyak ako. Kapag nakapagpapos siguro. Walang mga alaga niya. Kaya, mas mabuti lang siya mauna. Digi-Jow Love Lines. Parang handa na nga eh. Nagpatawag ng pari, nagpagupit ng buhok, nagpagupit ng mga kuko. Parang handa kasi talaga, inihanda na yung damit niya. Ganun. Digi-Jow Love Lines. Pero ano po yun, ma'am? Ikaw po yung na-stroke. Ba't po kasi siya ang namatay? Opo. Kasi iniisip siguro niya. Kasi nung ma-stroke ako, di ko naman nakalain na stroke na pala yun. Mm-hmm. Kasi ang mukha po, wala yung expression ba ng stroke? Wala. Wala sa mukha. Malalaman ko lang na na-stroke ako dahil yung pagsasalita ko na ano na, parang mural na ba? Aha. Utal-utal na, parang yes. Ganun. Uh-huh. Tapos yung ano, sabi niya, kasi ang tawagan namin, sweet, sabi niya, sweet, halika, papaliguan kita. Sabi ko, huwag na lang, huwag mo na akong isipin, huwag mo na akong intindihin, kaya naman ako alagaan ng mga anak ko. Mm-hmm. Ang asikasuhin mo lang, sarili mo. Mm-hmm. Yun lang, huwag na ako. Ayun,
parang inabuso niya yung katawan niya. Naglaba siya, naglaba ng mga bimpo lang naman, mga bimpo. Mga yung ano niya, yung underwear niya, yun lang. Tapos siyempre matanda na yun, tagal-tagal sa banyo. Nabasa sa pawis, tapos naligo, ayun, nagkasakit. Doon na nag... Tapos parang siguro, alam na niya na mawawala siya. Kaya naghanda talaga siya, nagpagupit ng mga kuko niya, pagupit ng buhok, pinahanda yung damit niya. Tapos ano, yung kuwan, araw-araw, tinatawagan ko lang siya, nandito lang ako sa bahay, tinatawagan ko siya kasi san nung mag-asawa kami, doon ako nakatera sa kanila. Ngayon, nung ma-stroke ako, iniuwi ako ng anak ko dito sa bahay ko, sabi ng anak ko, mama, kasi ang bahay nila doon, two story. Sabi niya, mama, sabi ng mama, nakaligtas ka sa pagkaka-stroke. Diyan ka hindi makakaligtas pag nakatulog ka, mama, matay ka, dito ko na lang. Kaya dito ako, iniuwi sa bahay. Bali, siya doon sa bahay nila. Ayan yung samahan ka sa bahay ninyo dyan? Mga anak ko. Nalagaan ako ng manugang ko. Oh, ba't di po siya sumama? Or at least magkasama kayo dyan, maalagaan ka niya. Yun nga ang kuwan niya. May plano na siya. Nagdala na siya ng damit. Naghanda na siya ng mga damit niya. Pupunta na siya sana dito. Kasi one week ako sa ospital. Bali, paglabas ko sa ospital, gusto niya ako makita. Eh, hindi nangyari kasi nga nagkasakit siya. Okay. Ganon. Kasi, yun po yung sabi nila, pag maedad na ho kasi isang tao, ayaw nila mawalay doon sa tao minamahal nila. Kasi parang dinidibdib, dinadamdam nila yun, no? Kasi siguro, baka nalungkot din po siya sa kalagayan mo. Ganon, no? Yun na nga. Para parang kinonsumisyon niya na hindi siya makapag-alaga sa akin. Yun nga. Okay. Araw-araw ko naman siya tinatawagan dahil may cellphone siya. Ang nangyari naman sa cellphone niya, naglangoy do sa ano niya, inudol sa urinula niya, namatay ang cellphone niya. Binigyan na lang siya ng isa kong cellphone, sabi ko, para may komunikasyon tayo, tatawagan na lang kita pagka araw-araw, hindi ako makakapunta rito. Kahit man lang tawag, matatawagan kita. Nagtaka ako ngayon na hindi ko na siya makontak kahit may cellphone na akong inilagay sa kanya, binigay sa kanya. Ngayon, yung manugin niya, tumawag sa akin. Sabi, ate, tinatawag ka ni Papa, parang namimiss ka na. Nga, ginawa ako na nagpilit akong laruan pa, kulang makita siya. Pero nakakalakad naman po kayo the time. Okay naman po yung kalagayan mo. Meron akong tungkod. Ah, okay. Tungkod lang. Okay. Kahit ngayon, okay na ako ngayon. Naka-recover nga ako to 3 months lang. Recover ako agad. Baga minor, mild lang, no? Cholesterol lang po eh. Cholesterol ang dumali sa akin. Nagapan naman kasi. Kung hindi nagapan, siguro matatagalan ako maayos. Nag-rehab ako sa hospital namin. Bali, March nag-umpisa eh. July, August. Bali, 5 months siguro. So yun na nga, pinuntahan mo siya sa bahay ninyo, sa bahay niya. Opo. Okay na siya. Ayun, parang nagkasakit nga, parang hindi na niya kayang view. Nalaga na lang siya, nakahiga na lang lagi. Opo. Tapos, malalaman mong buhay dahil namihinga. Kaya lang, makanganga. Sabi ko nga sa manugang niya, tabunan mo ang baba, baka langawan. May mga apis o kaya ano, yung butike. Langaw. Sabi ko nga. Aywan ko, umbot sa langaw. Okay. Pero sigurado na naririnig niya, kinakausap mo din, no? Opo, eh, nagpunta nga kami doon ng mga anak ko at saka manugang ko. Sabi ko, sige, inom ka ako ng gatas. Pinatimplahan ko sa manugang ko at pinasubuan. Tapos yung anak kong lalaki naman,
Bali siya ang kumukuan sa likuran. Mm-hmm. Bali umaalalay ba para makaupo lang. Kaya inom, sabi nga ng anak ko, kasi ang tawag ng anak ko, Daddy Lou. Daddy Lou, kung palakas ka ika, mag-iinuman pa tayo. Tumatango lang, ganun. Tapos, araw-araw, binibisita ko sa niya, ayun ang ganun. May napansin nga ako sa tinga niya, malaki ang sugat ba? Sa tinga niya, sabi ko, bakit ganun? Ano nangyari sa tinga niya? Bakit may sugat? Hmm. Sabi ng matibang, siguro yung langgam daw. Hmm. Sabi ko, langgam lang, hindi naman magkakaganon kalaking sugat. Hmm. Baka nauntog, ma'am. Hindi. Siguro, ewan ko. Baka, laki eh. Oh, baka na, paano siya ba? Hindi naman nyo naman pina-CT scan that time? Para matingnan kung baka na, ano yung ulo niya, nauntog. Wala. Nakahiga lang siya sa kama. Hindi, yung, nasugatan ba yung tenga niya dito sa puno? Mm. Puno ng tenga, nakasugat. Nagtaka ako. Sabi ko, bakit may sugat sa tenga? Sabi niya, marugang. Baka po sa ano, sa langgam. Sabi mm-hmm. ko ganun. Langgam lang, magkakaganon ang sugat. Ang laki-laki. Mm-hmm. Tapos ayun, hindi na ako nakapagtalo. Ayoko nang talo, sabi ko. Okay, bahala kayo. Ano gagawin nyo dyan? Mm-hmm. Tapos, yung parang, kasi ang birhen noon, ang Fatima, nasa bahay, pinadadasalan, araw-araw. Mm-hmm. Bali, pangalawang araw, nandun ako, umisita ko sa niya. Bago nagdasal ng Fatima, parang may umuan ba sa akin na isurrender ko yung asawa ko para hindi na maghirap. Mm. Hinarap ko ang Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, kung kukunin mo asawa ko, kunin mo na. Huwag mo nang pahirapan. Nahihirapan ako eh. Sabi ko, sa pagkatitingin ko sa kanya, nahihirapan ang loob ko. Kunin mo. Tapos nagpaalam ako sa kanya pagkatapos ng dasal, sabi ko, sweet, uwi na ako, iinom pa ako ng damot, kakain ako, at magpapahinga ako. Hindi pa ako nakakapahinga sa bahay, sakto lang nakakain ako, nakainom ng gamot. Ayun, nag-ring ang cellphone ko. Sabi ng manugang niya, ate, nasaan ang anak mo? Sabi ko, andito, pakausap nga. Hindi ako ang kinausap, patay na pala, namatay. Parang yung pagpapaalam ko, yun na yun. Last na. Kasi yung inauyog-uyog ko pa yung kamay niya, malamig na. Mm. Tapos, kumingan ko yung mata niya, malabo na, brown na, sabi ko. Pero hindi ko inisip na gano'n, na mawawala na siya. Uwi lang ako. Wala nga sinabi ang anak ko na gano'n, nawala na nga. Nalaman ko lang, nang magbukas ako ng Facebook, yung mga kasama namin sa simbahan, sinasabi na magdasal daw sa, kasi presidente siya ng World Apostolate of Fatima eh. Magdasal daw ikak tayo bago tayo mag-umpisa mag-ano. Masanap muna tayo ng ano. Kasi sumakabilang buhay na raw yung presidente nila. Di, umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, bakit ganun? Pati hindi niyo pinalam sa akin. Sabi ko sa anak ko. Facebook. Sabi ng manugang ko, ma'am. Mama Ika, kung ipapaalam namin sa inyo, alam namin na magpipilit kang pumunta roon. Kimaulan. Pag nabilat ka, problema na naman. Sige ka ko, diantayin natin ang araw, pupunta natin doon. Gusto kong makita yun. Ayun na nga, napunta kami doon. Tapos yun, nilagak na sa account si Peter. Pag kamatay pala, kaagad tinawag sa St. Peter, pinakuha yung patay na katawan. Hmm. Hindi pala inantay na malaman ng barangay. Hmm. Yung adaptive niya, pinakuha agad yung patay na katawan. Ngayon, pagpunta ko sa St. Peter, wala pa rin sa dapat paglagakan sa kanya. Nandun pa sa embalmer area. Mm-hmm. Kasi embalsamahon pa daw. Sabi ng embalsamador, inantay pa po namin ang 24 hours. Oh. Ika, ma-revive pa siya. Yes. Kaya inantay muna namin ng 24 hours. Mm. Kaya hindi pa namin nadadala dito. Mm. Pinagantay ako. Inantay ko, sige, antayin ko ka. Yun nga, tapos na, dinala na tapuan sa, yun sa pinaglagakan sa kanya. Yun na. Mm-hmm. Last year, anong buwan po yun, ma'am? August.
August 27 siya namatay. So isang taon? 31 na libi. Bali, isang taon pa lang, last August. Uh-huh. So, wala naman pong anak siya, no? Yung adopted niya lang din naman. Pero okay naman po kayo sa anak niya? May pamilya naman na po yun, no? Mayroon ng asawa pero walang anak. Mm. Kasi parang, ewan ko ba? Tumulad sa tatay niya at sa asawa mo. Na hindi rin nagkaanak. Tumulad, no? Kasi sa tatay niya, sa nag-adopt sa kanya, hindi rin nagkaanak. Ewan ko, baka. Puro. Kasi sabi ng asawa ko, yung in-adopt nila, anak daw ng... Yung bang nagtatrabaho sa Ulongga po, ang babae, ang nanay. Mm. Anak-anak ako. Okay. Ngayon, yung bata niya, pinamigay. Mm. Merong kapitbahay sila dyan, sa tinitira nila, binigay yung bata na yan. Sabi niya, pare, sabi yung nagbigay na, di ba wala kang anak, gusto mo ng anak? Eh, siyempre, tungtuwa yung asawa ko, tinanggap. Mm. Ngayon, pinilang. Anak pala ng Hapon yun. Anak pala ng Hapon, no? What? Anak ng Hapon. Opo. Kaya lang, na-infect po yung mata, nagka-diferensya ang mata. Hmm. Ganon. Okay. Hindi magandang relasyon namin eh, kasi yung asawa ng, adaptin ng asawa ko, Juan, kung ang sama-sama ng ugali, binabaliktad yung mga istorya. Pinabarangay nga ako eh. Oh. Sabi, kinukuha ko daw ang... Pero nung sa barangay, nung magharap kami, tinanong ko muna sila. Sabi ko, ano ako ni Papa ninyo? Sabi ko doon sa adopted at saka yung sa asawa. Sabi nila, siyempre, asawa. Salamat ako. Salamat at ni-recognize ninyong asawa ko. Ngayon, bakit ninyo ako pinatawag? Asawa niyo, asawa ako ng papa ninyo, bakit niyo ako pinatawag dito sa barangay? Sabi ng babae. Eh kasi kakinuha mo mga gamit ni papa. Kayo may sabi ka ako, may asawa ako eh. Siyempre karapatan ko. Kayo may sabi, asawa ako. Oh. Eh sino mag-ano ng mga gamit niya? Siyempre ako asawa. Ikaw manugang ka lang. Kumbaga sampid ka lang. Mm. Ito adaptive. Okay lang itong adopted dahil legal. Mm. Okay lang. Hmm. Suma. Kaya may sabi asawa ko eh. Suma ng ugali, no? Oh. Ay, mga gamit sa bahay, tulad na mga ref. Ganun. Yung ref, bigay ko sa kanila yung ref dahil bumili ako ng sa akin. Hmm. Sabi ko, sige, kung masama ka ko ang ugali ko, hindi ko yan ibibigay sa inyo. Pero ayoko ng umako ng maraming gamit. Naging sample ko dyan sa nag bumili niyan, wala siyang dinala kahit isa. Mm-hmm. Namatay siya. Kung ano siya dumating dito sa mundo, ganun din siyang umalis. Mm-hmm. Ako. Yung mga bagay na yan, hindi ko na kailangan yan. Dahil ako rin ako, matanda na, hindi ko na rin yan madadala ako. Mm-hmm. Kinuha nga pati sudi sa akin. Okay lang. Ako, may mga anak ako, may mga TV naman eh. Ito nga ako, TV malaki eh. Hindi magamit namin. Oo. Okay lang. Kunin mo yan. Kasi nasa cellphone na lahat eh, no? Opo. Yan. Sa club din, no? So ngayon po, nagbabaka sakali po kayo. Baka meron pong tulad din po ninyo. Kailangan ng mga material. Uh-huh. Sa kanya na yun. Opo. Sino man siya. Mm. Ang kailangan ko lang yung kakakausap. Kung yun ba? Mm. Kakakausap. Ganun. May aano sa likod kung masakit. May kakakamot. Hindi ko na kailangan ng material na bagay. Uh-huh. Yun lang yung tao ang kailangan ko. Tama. Mm. 62 years old, no, ma'am? Oh, okay. Mula sa may... saan nga po? Leyte po. Ah, Leyte. Okay. Waray, ah. Tacloban. Tacloban. Tacloban po. Sige. So, sa lugar po ni Madam Imelda. So, sino po kasama nyo dyan sa bahay ninyo? Mga anak ko po. Yung isa, may asawa. Aha. At isa, yung binata. Okay.
Pero nandito apat yung anak, nasa unahan lang yung pangatlo ko at sa pangalawa. Yung panganay ko nasa Cebu ay trabaho kasi. Okay. Ayun naman po pala. At least andyan lang ho yung mga anak mo sa paligid. Pero ngayon pa anong pinagkakabalahan mo ninyo? Trabaho po ninyo, ma'am? Bali, nagsi-Xerox lang. May Xerox machine ako. Okay. Mm-mm. Malapit po kayo sa school? Malapit sa malapit school. Po sa lahat. Malapit sa school, malapit sa simbahan, mm-mm, malapit sa palengke, malapit. Lahat, malapit. Munisipyo. Okay. Maganda yan, no? Dagdagan mo na Castro mga... Castro, malapit kami. Sa Tingog, malapit kami. Okay. Sige, sige. No? Ila-line up ka po ni manager, ha? Kung mayroon pong interested na kausapin po kayo, yung pareho lang din po kayo nung propose, no? Na hinahanap yung companion, makakausap, no? Sige. Standby, ha, Ma'am Carmen, mula po sa my lady. Thank you so much sa pag-share ng Love Lines. Love Lines. Love Lines. Okay, sige. Ayun. There you have it, ladies and gentlemen. Love lines. Masalimuot ang pinagdaanan niya, no, doon sa dalawa niya naging asawa. Kita niyo naman paano umiyak yung matanda bago kasakit sa dughan. Wanted Sweetheart. Digital Love Line / Wanted Sweetheart. Digital Love Line. Standby, no, sa susunod po nating bisitang yung hapon. Wednesday po ngayon, no? Charlene Aka, maraming salamat. Happy Wednesday kay Ophelia Pait. Ayan po, kasi Ken, thank you pong muli, no? Update yan na lang namin. Rizal Mariporas, maraming salamat. Lovely England, good morning. Good morning. Pepper de Ocampo, good morning. Good morning. Ito po, susunod nating mga kasama ngayon pong hapon. No, wala pa hong mga lalaki na nagpa-line up, no? Hindi match yung edad nila. So, tawagan po muna natin si Army Sola mula sa may Taguig City. Oras natin, 28 minutes after 2 na ng hapon. Nasa linya si Amir Sola. Madam, pakisagad ng ulo mo sa screen. Isagad po, tumbahin po ninyo yung cellphone. Yan. Oh. Para sumagad po yung ulo mo. Saan po kayo ngayon, ma'am? Wait lang, sir. Sa Taguig po. Mm-hmm. Ilang taon na? 54. Sige, standby. Yes po. Okay, standby ha. Standby lang. Digital Love Lines. 54 years old mula sa may Taguig City, si Army Sola. No? Ano may paglingkod namin sa iyo ngayong hapon, ma'am? Ikwento lang natin yung mga nakaraan. Nakaraan. Sa tungkol sa ex mo? Hindi. Yung past ko po na relationship.
Actually, nasa lang ako dito nung 3. Pero hindi naman na kami naging okay noon. Mm-hmm. ni Kuya Henry. Mm. So, Tobong, ano po kayo, ma'am? Anong province? Dumaguete. Dumaguete? Dumaguete. Okay. Apa. So, Pero dito na talaga ako nakatira sa Taguig. Nag-asawa po kayo ilang taon? 25. Mm-hmm. 25. Exacto talaga. Verse 25. Sino po itong naging asawa po ninyo? Actually, kasi the time nung nasa province ako, age of 22, nagkaroon po ako ng ng boyfriend na kapitbahay lang din namin. Mm. Tapos parang yung mga parents yung nagkakasundo-sundo, yung mga both mga relatives. Mm-hmm. Parang uso kasi sa province yung parang pinagkakasundo-sundo nila, tapos there is parang huli na yung mga anak nilang nakakaalam doon. Pero mm-hmm. kasi that time habang tumatagal, hindi na po yun nauuso. Opo, yung mga tanong na sit up. Binawal lang po yan eh. Okay, ni Tatay Digong, di ba? Oh. Pero opo, yun na. Yun na, no? Magkapitbahay po kayo, 22 years old ka, kagkasundo yung mga pamilya ninyo na kayo ang parents. Oo po. Hindi na gumagawa. Okay. Tapos di ba po yung pag napag-usapan na, tapos yung parang namamanhikan. Mm-hmm. Namamanhikan po sila. Tapos yung nandun yung feeling na parang yung feeling ko na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Uh-huh. Yung parang meron siyang parang may ibig sabihin na parang hindi okay yung yung tao na yun para sa akin, kasi hindi kami talaga nagkatuluyan dahil nung time na yun na nagpunta kami sa church kasi para magpa-schedule ng marriage. Mm. Hindi pa dumating yung 10 days, di ba? May 10 days yun bago kay kasal, ganun-ganun. Uh-huh. Lumayas na siya. Siya ang lumayas? Tapos that time kasi... Siya ang lumayas? Bumalik na siya dito sa tinatrabahoan niya sa kabanatuan. Tapos yung time na yun kasi... Habang nagpasulat na kami doon sa simbahan, asaka sa munisipyo, na nagpaalam na magsama na kami. That time, parang ang bilis ng pangyayari, nabuntis ako kaagad. Kaya nagkaroon ako ng panganay na ngayon ay teacher na... Tika lang. Magulo. Huwag mong bilisan, ma'am, ha? Maba pa oras natin. Ikakasal po sana kayo. Napupunta po kayo ng simbahan para pumirma. Pero ikaw, payag po kayo na ikakasal po kayo sa kanya. Parang gano'n na rin na lang po kasi, di ba po, parang parang gusto din ng both parents namin. Okay. Pero siya, ayaw niya sa'yo. Kasi nung time na yun, kasi dati na siya talaga nagtatrabaho dito sa Manila, dito mm-hmm. sa Kabanatuan. Mm-hmm. Tapos parang may pinagsasama na kami ng mga parents namin. Kahit hindi kayo ikinasal, hindi pa ako kayo kinasal, nagsama na kayo. Oo, nagpapaalam na nagsama. Yun, pumayag naman yung parents. Pero? Tapos that time, may dumating na sulat galing sa work niya. Ah, okay. So, nagsama kayo, ibig sabihin may nangyari na, no? May nangyari. Oo, so... Lami. Pero hindi pa umabot sa araw ng kasal ninyo, may dumating na sulat galing sa trabaho niya. Pero yung sulat na yon, sinabi niya may dumating na sulat, pero hindi niya pinababasa sa akin. Tapos na meron siyang negosyo. Uh-huh. Tapos nagpaalam siya na yung gabi na yon, hindi mo na siya matutulog sa bahay. Uh-huh. Doon muna siya sa parents niya kasi hindi naman malayo sa amin. Parang hindi, basta walking distance lang. Mm. Tapos, nung madaling araw na ng araw ng gabi na yun, madaling araw, pumunta doon yung magiging biyanan ko. Mm-hmm. At nagtanong kung doon ba daw na natulog yung anak nila. Ang sabi ko, nagpaalam na doon matulog. Yun pala yun, plano na pala niya yun na lalayas na siya. Mm-hmm. Yun. Pero pinuntahan ko din siya sa work niya. Pero to make the long story short, walang kasalan nangyari. Walang kasal. Sayang yung mga baboy na
Kakatayin. Totoo yan, DJ. Alam mo, kumpleto na talaga. Nandun na lahat. Nandun na yung lechon, nandun mga kambing, mga baboy, gano'n. Nandun na, kumpleto na talaga lahat. Mm. So, ilang araw na lang sana yung kasal ninyo bago siya nawala? Ilang araw na lang? One week. One week na lang. Pero, 10 days before, 3 days kayo nagsama. Ibig sabihin? Mm-mm. 3 days lang. 3 days. Ibig sabihin ang pangyayari. Oh, sa 3 days na yun, siyempre, maraming nangyari. No? Maraming nangyari. Maraming talaga nangyari. Kasi magkakasama na kayo sa gabi-gabi. Opo. Tapos, parang ang bilis na nangyari, dahil madali yung salita, nabuntis ako. Mm-hmm. Tapos yung mga gastusin, parang ang gulo nang nangyari kasi binabawi nung kapatid. Binabawi nung kapatid, tapos hindi talaga ako pumayag. Iniwanan na ako, tapos pati yung mga gano'n na bagay, babawiin pa. Mm. O diba? Pero sabi niyo po, pinuntahan po ninyo dito sa Maynila. Opo. Hindi pa ho ninyo, pero ano na eh. Hindi pa ho ninyo alam na buntis kayo that time. Alam na po niya nung pumunta ko, 5 months na po yung fiancé. Mm, 5 buwan na. Oh, tapos, nung pagdating po ninyo tapos, sa trabaho. Tapos, nag-sorry lang siya. Nag-sorry lang siya na nagawa niya yon. Tapos, tapos sinabihan niya ako na bumalik na lang ako. Tapos, pagbalik ko, hindi na siya napakita. Ayun. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko at saka yung binantis ko ang tumulong sa akin doon yung mga parents ko. Mm-hmm. Tapos ano, pinabalik ako ng mga parents ko dito sa Manila nung lumaki na yung bata. Tapos yun nga, nakatagpo din ako ng ano, yung pangalawa kong naging asawa. Iyon yung namatay. Iyon po yung namatay. 7 years ago na. Yun po yung nanay at tatay ng ating dalawang anak na kasama ko dito. Kwento po ninyo, ma'am. Paano po ninyo nakilala? Yun po ay naging dati kasi parang pumpal, ano ba yun, yung sa telepono pa lang? Mm-hmm. Pumpal ba yun? Mm-hmm. Yun po yun ay kakilala po siya ng aking pinsan. Mm-hmm. Tapos hiwalay po sila ng pinsan ko. Tapos nakita po kasi niya ako nandoon na ano, na magka-work kami ng pinsan ko. Doon po nagsimula na naghiwalay sila, tapos niligawan niya ako. Tapos yun, kasi akala ko kasama, boyfriend po pala ng pinsan mo. Apo, pero break na po sila ng time na yun. Tapos ako naman yung niligawan niya. Mm, ba't ho kaya sila nag-break? Dahil siguro nakilala ka. Parang gano'n na lang din po yung sinabi niya kasi kung di sila magkasundo ng pinsan ko. Ayun. Mm. Pero lagi ko naman po sinasabi sa mga nangiligaw na mayroon na po akong anak, parang gusto ko na muna magpahinga. Pero kasi sabi naman nila na kaya naman daw nilang mahalin din yung anak ko. Yun. So nagsama po kayo? Nagpakasal talaga kami. Kasal kami sa Huwes noon. Sa province? Dito, sa Manila. Okay. Samantala dito, yung anak po ninyo andun sa probinsya, no? Yung tatay ng panganay ko. Okay. Pero hindi ko talaga yung iniisip yung DJ kahit yung gano'n ng tatay niya talaga. Hindi ko ba iniisip yung iba kasi sasabi na sinabi pa ng mga pinsan ko, kung ayaw mo yan, kung bunga lang yan ng ano, hindi maganda daw na relasyon, pwede mo namang tanggalin. Pero wala talaga sa isip ko yun. Tanggalin yung? Yung baby na binuntis ko ng una. Bagay palaglag ko daw. Okay. So, yun na nga, no? Nagsama po kayo, kinasal po kayo ng lalaking to. Wala po siyang wala po siyang anak. Binata. Wala. Binata talaga. Binata talaga. 25 years old po kayo nag-asawa. Tapos siya ilang taon na that time? 26. Okay. Ahead lang sana ng isang taon. 1 year lang ang ahead namin. Tapos yung pa ng mga anak ko, 22 years lang kami nagsama kasi nagkasakit kasi siya nung time na yun. Doon lang talaga nabungos ko yung ano. 22 yung years. Sa 22 years, nagkaroon po kayo ng ilan anak? Dalawa. Dalawa pong anak. Tapos, nagsama po ba, pinagsama mo lahat ng mga anak po ninyo? Uh-uh.
ano, yung sa panganay ko po, ano na, naka-teacher na po yun. Hindi po, nung time na yon nagsama po kayo, pinagsama po ba ninyo habang nagsasama kayo ng asawa mo? Ang mga bata. At saka yung panganay? Yung panganay ko, pupunta-punta lang dito sa amin. Mm-hmm. Kasi yung plano namin talaga doon, i-adapt para isang pamilya na lang kami. Kaso lang, yung parents ko kasi, hindi pumayag. Kasi nga, gusto nila, ng papa ko na naka-apelido lang sa kanila. Kasi para bang in-adapt na nila yung anak kong panganay. Kasi napamahal na nila eh. Mm-hmm. Okay. So, nagkaroon po kayo ng dalawang anak. Okay na may pagsasama ninyo nitong asawa po ninyo? Okay naman po. Kaya nga napakahirap po talaga ako para nga akong napaluha doon sa kwento ni nanay kasi ano, napakahirap po talaga mawala ng, hindi po, ng mahal sa buhay. Okay naman yung pagsasama ninyo. Ano trabaho niya that time? Siya po yung isang ano, dahil nakilala ko sa DJ, ano yun siya, security guard. Uh-huh. OIC ng security guard sa Quezon City. Ikaw po, trabaho ninyo sa 22 years. Nung magkasama po kayo? Ako po yung nagtatrabaho ako sa health center. Okay. So, nung namatay po siya, bakit po namatay? At that time kasi, kasi mahilig din yun sa ano, lalo na pag nandito yung mga sa bahay namin, yung mga katrabaho niyo, mahilig talaga sila din mag-inom. Okay. Mag-sigarilyo, ganyan-ganyan. Tapos, para tinago din niya sa akin yun na gano'n na pala yung sakit niya nung dinala ko po siya sa doktor, yun pala, mayroon na po talagang may stage na yung ano niya, yung level niya, ganyan-ganyan. Tapos yun, mahina din ang loob niya, kaya ano din, talagang bumigay. Dahil yung stress kasi, mas lalong lalong mukhang magkakasakit pag na-stress ka din. Mm-hmm. So, pero, namatay po siya, ilang taon na pong nakalipas namatay? Ilang taon na po? 2017 years na. Pero yung mga anak po ninyo, tapos na po sa pag-aaral that time? Apo, yung ano, doon sa una ko po, teacher po yun. Hindi, yung dalawa na ano po ninyo anak sa kanya? Yung dalawa, ano, yung isa, IT. Hindi, tapos na sa pag-aaral that time, nung namatay? Hindi pa DJ yung isa, yung okay. Bunso, kasi engineer yung bunso. Mm-hmm. So nag-aaral pa? 2 years. Oo, nag-aaral pa si Kanya College. Nung namatay si Mr. Mo. So mula po 2017 hanggang ngayon, ikaw lang po tumayon nanay, tatay sa mga anak mo. Nagkaroon pa ho kayo ulit ng boyfriend? Hindi na? Nagkaroon ng mga kachat-chat. Pero kasi, parang nag-try din ako sa Pilipino. Pero, that time kasi na-experience ko DJ yung pag... Halimbawa, hindi mo pa nga sinasagot, tapos yung nag-ano na agad namang hiram ng pera, sabi ko, hindi totoo ito. Mm-hmm. Kaya parang hindi ko na ano. Mm-hmm. Siguro mga 3 times yun na gano'n, Pilipino na pera agad yung inaano nila sa akin. Mm-hmm. Sabi ko, wala naman akong trabaho ngayon at konting negosyo-negosyo lang. Mm-hmm. Tapos mangutang lalaki, mangutang sa babae ng pera, diba po? Mm-hmm. Yun. Kaya hindi ko talaga po sila binigyan ng time. Kasi hindi po yung maganda hangarin pag pira-pira yung pinag-usapan po. Wala po kayong naging boyfriend na nagsama po kayo? Wala? Wala. Wala. Wala talaga. Kasi busy din ako that time sa trabaho. Mm-hmm. So ngayon, nag-aral pa yung anak ko. Sa ngayon, ano pong pinagkakaabalahan ninyo? Yun po yung nag-business po ako ng barley. Yun po yung pinag-abalahan ko. Tapos, business ng? Barley po, barley. Okay, barley. So tapos, ayun nga, sinubukan mo na rin na maghanap sa foreigner? Naghanap din ako sa foreigner. Matagal din na, matagal ko din na naging karelasyon. Tapos yung that time kasi pa, di pa may magkakasundo. Mahirap po kasi mag-adjust sa kultura nila. Tapos yung ang gusto kasi niya, ako ay sunod-sunora. Saka, hindi pwede. Sabi ko, depende sa kung bakit kita susundin. Kasi sabi niya, sabi ko kaya nagustuhan kita kasi Christian ka. Pero sabi niya, di ba, the head of the family is lalaki. Sabi ko, same naman dito sa Pilipinas yun. Pero depende.
depende sa ano sitwasyon, sabi kong ganon. Saan po ba ninyo nakilala ito, ma'am? Saan po ba ninyo nakilala? Parang sa dating apps, tapos nag-transfer kami sa ano sa private account. Okay. So yun na, no? Hindi pa naman kayo nagkita personal? Hindi pa, DJ. Kasi parang naghiwala, nagbalikan. Tapos nitong huli lang kami nagbalikan. Tapos ano naman, DJ, yung wala siyang work na ngayon kasi nag-accidente siya. Ganun din pala, ganun pala doon sa Amerika. Automatic pala yun pag ganyan, hindi ka na pwedeng makabalik sa work. Tapos hindi talaga siya makakapunta dito sa Pilipinas. Kasi pag-aantayin niya pa ako nang mag-retire siya. 57 lang siya, DJ, 62 pa. Sabi ko, giting to, ano na tayo, matanda na tayo. Ano pang mangyari sa atin? Nakipag-break ka na lang sa kanya kasi parang wala namang chance? Nakipag-break talaga ako kasi ang tagal na po, 2020 pa po kami. How much in a year na? Oh, di ba? Kaya nga, di ba po nagpa-ano ako dito? Nagpa-line-up po ako, di ba? Na-airy po ako noong September 3. Kaso po yun si Kuya Henry, yun namang gusto ko sa mga lalaki, di ba? Isa yung nabanggit yung pag-iinom. Pero nakita ko siya noong birthday niya. Talagang ang daming alak niya, siya lang mag-isa. Birthday niya yun siguro, yung nagpakalunod na lang eh. Nakita ko po ang daming tanda sa kanyang ano, sa kanyang table. Sabi niya, kaya ko to. Yung pala kakabrik lang pala yung DJ sa kanyang kinakasama. Hindi, sino po yung tinutukoy mo? Yung nakausap po dito? Yung nakausap ko po dito sa inyo, si Kuya Henry Maglupig. Nakalimutan ko na eh, no? Hindi naging kayong dalawa. Tintuhan kami. Natatintuhan kami ng mga trailers. Tapos after ng 6, September 6 birthday niya. Wala na? Wala na. Ah, okay. Nung makita mo yung ano, marami siyang iniinom, inumin doon sa lamesa, hindi mo na kinausap after? Ano, after ng birthday niya. Pero nag-greet pa rin ako sa kanya. Tapos that time, nag-send pa rin ako ng mga ano, mga... Message? Pero sinabi niya na wait na lang daw niya yung parang kaloob daw ng Diyos sa kanya. Kasi para kaka-break lang pala niya, kaya pala siya napunta dito sa Manila, DJ. Parang mayroon siyang kinasama. Tapos binawi ng mga anak. Yun. Yung kinakasama niya? Oo, kinasama niya, binawi ng anak. Ng anak ng babae. Ay, ikaw po nasa Tagig lang. Siya nasa, saan po yun? Sa ano lang po, so dyan lang sa may Taytay. Oo, sa Taytay. So, malapit lang. Sana kayo sa isa't isa. Ayun po yung ano, nagtitinda ng ice cream ba yun? Ice cream. Okay. Siya po yung nagtinda ng ice cream. Okay. Oo. So, hindi na ako kayo nag-uusap? Hindi na ako kayo nagkita pa? Ay, hindi na. Hindi wala na akong contact doon sa kanya. Ala, sayang. Hindi mo man lang natikman yung ice cream. Hindi. Hindi. Ano kasi, mahalata mo naman yung lalaki kung seryoso o interesado. Oo. O sa tingin ko naman, hindi naman siya interesado. Kaya ginibak ko na. Okay. Hindi na ako mag-waste ng time sa taong ganun. Kasi ang hanap ko naman talaga, ano, yung companion. Kasi wala. Pero, wala na. Malakas pa rin naman ako. Opo. O yung bata ka pa, nasa 54 ka pa lang. Yung ano, mga anak po ninyo, nasa stable na rin po lahat ngayon. Opo, may mga work na po sila, pero single pa po sila lahat, DJ. Lahat. Opo. Yung nasa probinsya isa, at saka yung dyan ngayon, yung engineer mo, at saka yung IT. Okay. Sige. So, kasama nyo po yung dalawang anak mo ngayon, kasama mo. Yung anak ko pong engineer, stay-in po yan dyan sa Bulacan, sa Angat Dam. Yung kasama ko lang talaga dito, yung babae na IT. Pag-araw talaga mag-isa lang ako dito kasi, ano, nasa office po siya. So, ayun na kasi may mga kakausap din ako ng mga
magbibili ng barley, ganun-ganyan. Yan lang yung ginagawa ko dito. Yung katsikahan. Tapos may pension naman ako, dedyo din sa asawa ko na iniwan. O, yan lang yung ano ko, income ko. Okay na, no? Kung tutusin, kung nagustuhan lang kuya ni Kuya Hendry, ano, wala naman yung problema sa ano talaga, financial, kahit nakakakain naman. Pero, di ba, dapat naman din yung lalaki din mo may work. Ipunaasa lang din, di ba? Pero type mo pa ba yun? Type mo sana yun, si Henry? Hindi naman sa ano. Ako kasi parang mas gusto ko yung ano, ahead din sa akin. Kaso parang na-turn off siya dito sa mga comment. Kasi yung segment namin na yun, lagi niyang pinapanood. Para lang nahiya daw siya kasi wala daw naniwala sa kanya na 56. Sabi ko ay wag mo nang panoorin 'yon. Panoorin niya. Sabi ko sa mag-line up na lang ulit siya. Panoorin niya na lang. Wag niya nang basahin 'yung mga comment. Pag may makita man siya diyan na negative, lampasan niya na lang. Nahiya daw siya, Didi, sabi niya sa akin. Ayaw po kayo mahiya. Ayaw maniwala ng mga viewers na 56 na siya. Oo, sinabihan kasi siya na ano daw 'yung mukhang 70 na. Tapos ako daw, sinabihan lang daw ako na 52, parang 42 lang. Layo naman daw, layo daw. Tapos yung tsura daw niya, buhok at saka yung skin at saka yung damit, nasa isang kulay, para nahiya daw siya doon. Sa mga basher, sabi ko hindi mo maiwasan, basher talaga, hindi yan maiwasan. Ganon talaga yun. Ganon talaga. Kita mo si Doc Willie Ong, dinibdib niya yung mga basher niya nung during campaign period. Edi yun po pala isang dahilan, stress na rin siya, no? Hindi niya matanggap-tanggap yung mga negative comments. Alam mo yun, yung tipong ano kasi, pag tinignan mo lang kasi mga vlog niya, na-appreciate ng tao, pero nung bigla siyang pumasok doon sa politika, ayun na, marami po talagang nagbabash. So, di ba iwasan ho yan, ha? Kasi sa... ngayon buhay, ah. Pero ito ngayon yung na humantong sa cancer niya, di ba nakakalungkot? Di ba? Oo nga. Tapos siya nga, DJ, nag-message ako sa kanya kasi na-idol ko rin niya si Doc Willie na marami din siya natulungan din about sa mga health. Hindi niya yun napapansin, ma'am. Sa dumidami, million yung ano nun. Hindi niya yun nababasa. Sigurado, di na nga ho yun. Siguro nagsiselfon ngayon. Kasi iwas-iwasan niya yung social media. Hindi na nga, sabi niya ano daw sa mga nandiyan daw sa social media, wag na daw magbasa ng mga comment. Nagpayo pa nga siya eh. Oo ah. Nagpayo pa siya. Ganun po talaga yun. Hindi naman lahat ng tao gusto ka. Hindi mo pwedeng i-ano mo yun, pilitin, i-please mo na gustuhin ka nila, di ba? Kahit ako, may nakita ako dyan mga comment na negative. Black agad ah. Kung ano yung nagpapahirap sa akin, yung na gusto ko kasi may peace of mind ako, 'di ba? Yung nasa matino akong pag-iisip. Ayoko kasi minsan nag-iiba yung mood ko, napapansin niyo? Pag may nakita akong negative diyan na comment, tapos apektado po the way ako mag-entertain sa inyo, nagsisungit ako. Oo. Pero after niya nagtatago ako. Yan, isa-isahin ko yan, block. Tapos. Oh. Pero hindi ko na pinapatulan, no? Kasi live, never ko na pinapatulan. Black na kaagad ah. Sabi ko kay Kuya Henry, natural lang po yan. Kasi nasa live po tayo. Pero huwag mo nang intindihin yan. Sabi ko, Kuya, sabi ko sa'yo, huwag mo nang intindihan yung mga ganyan. At saka huwag mo nang ulit-ulitin na basahin yung mga comments dyan. Sabi ko, para daw siyang napahiya, hindi na daw siya uulit. Tama na lang daw kami yung nagkaharap. Sabi ko, palain up kayo ulit, malay mo kung pero may swerte. Pero connected naman na po kayo sa isa't isa? Wala na po. Wala na. Sige ah. Di pa bali ah. Siguro mga next month, pwede ka naman magpasalang ulit. No? Ay, oo. Sabi niya, madam. So, next month. Sige. Maraming salamat sa pag-share ng Love Lines, no? Okay. All right. Good luck. Yun na. Yung isa pa ako kasi dito na tinitingnan ko, mag-worse talaga yung ano, yung
yung gitgitan sa comment. I mean, yung ano, nagbabantaan na po minsan yung iba dyan sa comment. Yung guest na binabash, eh nagre-reply dun sa mga nagbabash sa kanya. So, minsan, nire-review ko yung mga profile nila, itong mga guest natin. Naawa din ako kasi minsan may mga trabaho. Apektado trabaho nyo yan, sigurado. Dahil sa dinidibdib ninyo ang problema, ang mga comment, sa totoo lang, 2020 sa DJ Love Lines, may guest tayo na nagpa tinapos niya yung buhay niya dahil sa comment. Hindi ko lang kunin to ha, 2019 sa DJ Love Lines, no? Tinapos niya buhay niya, no? Kaya tinigil din po natin yung Love Lines na yun. Naalala po ninyo, binalik po natin yung Wanted Sweetheart. Oh, dahil sa comment. Nakakalungkot kasi alam mo yun, yung gusto mo lang sumali para matuwa ka. Maranasan mo, no? Yung nakikita mo. Pero hindi mo maano eh, hindi mo malalaman o anong kalalabasan, no? Kung during after na, no? After na ng ma-review mo, doon mo pala makita yung sarili mo, malalaman mo, makikita mo yung comment. Pero alam nyo yon, yung hindi na natin pwedeng pilitin yung tao na gustuhin tayo, no? Okay lang po sana kung tulad ko, sanay na po ako nito ilang taon na, isang dekada na sa live. Oo, nung una, pumapatol po ako ha. Pinapatulang ko dyan sa comment ha. Hanggang umabot po sa bantaan na rin ng buhay ko, no, 2019. Ilang death threat yung natanggap namin, pati yung studio natin, lahat ng mga tao namin doon, mga kasama ko, hindi na lumalabas. Hanggang pinaabot na po natin sa kamkrami. O, hanggang sa yun na nga po. Dahil lang sa bash-bash ha. O, totoo po yan. Hanggang sa yun pong naglalakad ka dyan, di mo alam, sasabog na yung ulo mo. Kasi siniseryoso masyado eh, no? Katuwaan nga po, no? Katuwaan lang programa natin. Naalala po ninyo, 2019, may nag-share ng Love Lines niya. Isang OFW sa Hong Kong. 2019, no? 5 years ago. Na February. Naikwento niya kasi. Nasa YouTube pa. Kami the time, no? Nagla-live tayo sa YouTube. Dati po siyang empleyado sa isang malaking kumpanya dito sa Maynila, no? Tapos parang ginusto siya ng may-ari, ng anak ng may-ari ng company. Tapos nabuntis. Nung nabuntis siya that time, parang may asawa yung lalaki, no? May pera. Kaya parang siya na lang ang umalis. And then, nag-abroad siya Hong Kong, sumali dito sa live natin, 2019. Kinuwento niya, no? Kinuwento niya yung buhay-buhay niya, Love Lines niya. Ito nga po yun, kaya nagkaroon siya ng anak. Hanggang na-upload natin yun sa social media, no? Anong isang platform natin, manager, yung bukod sa YouTube, sa Dailymotion, no? Na website. Parang YouTube na rin. Doon niya yata napanood yun. Hanggang sa na-message kami. Na-message kami sa page. Hanggang yung studio namin dati sa Cubao pa. Actually, wala na kami sa Cubao. Sa Cubao pa yung studio namin that time. Hating gabi, mga alauna, 2019, pagbaba ko, minsan tumatambay ako, masakit sa mata yung ano eh, yung harap sa computer. Sila manager sa itaas, no? Tapos pagbaba ko, bumili akong balot kasi may balot dyan, nakatambay lang sa baba eh. Kasi yung studio namin po doon, katabi niya yung mga bangko, yung mga BPI, ganyan, no? May guard kami sa baba, no? Commercial siya actually, commercial.
commercial building, no? Nasa third floor yata kami. Tapos habang doon ako nakatambay kasama ko 'yung gwardiya, tinitingnan ko 'yung mga message, no, sa page sa OFW Emotion. Tapos after po noon nakita ko sinin 'yung picture, may nag-send ng picture. Tapos nung makita niyang na-seen ko na, na-seen na 'yung picture na 'yon, binura niya na kaagad. Alam 'yung picture kung ano, mukha ko din na nakatayo diyan sa katabi ng gwardiya. Na ako mismo nakatayo sa katabi ng gwardiya kumakain ng balut. Yun ang picture, no, kung ano yung nakita ko doon sa sinend niya. Ibig sabihin doon lang sa harap namin, sa kabila lang. Yung MRT yan, no? MRT po yan dyan. Tapos doon sa kabila siya, no. Ayun na nga, no, hanggang nagbanta-bantaan na. Siyempre, ikaw pamilyado ka, may umaasa sa'yo. Hindi ko naman akalain na tutuhanin talaga, no. May pera eh, no? So, yun na umpisa, no? Hanggang pinaabot po natin, report po natin yan. Pinablatter hanggang naabot na sa kamkrami. Hanggang sa ano po, na magkaroon ako ng, bigyan daw ako ng sariling ano, bodyguard. Pero 70,000 a month, Diyos kong maluoy ka. Kung ganun lang naman, sabi ko, tigilan natin to, ah. Mag-focus lang tayo sa iba nating pinagkakitaan, no? Oh. Pero hindi kami, ano, no? Pinagpatuloy namin. Oh, ando na ho yung, ano, yung takot. Pati sila, Nanay Pearl, ano na, naumay na sa Grab Deliver. Kasi hindi nga kami lumalabas. Oh, hindi na kami lumalabas na para mamalingki or what, ganyan. Kasi takot ka na, so deliver na lang ng Grab food. Inabot ng 2-3 linggo na medyo lumamig-lamig na. Ayun na, kami na hong naglakad. Pati si manager, nag-training to si manager, no? Akala nyo may 45 yan. Nag-training yan si Nanay Pearl, no? May bukod yan sa itak niya, may 45 ba yan? Kahit mamalingki yan, akala nyo? Hindi, at least, no? Kahit na bago maputulan ka ng hininga, makaganti ka man lang kahit isang putok, no? Nanay Pearl. So, yun, isang din pong dahilan, no? So, at least, no? Kahit papano sa ngayon, lumamig-lamig siya. Pero wag po tayo masyadong kampante. Meron po talaga may taong ayaw sa iyo, no? Meron pong gusto ka, meron din pong ayaw sa iyo. So yun po, ha. So sana naman po wag natin dibdibin yung mga basher, yung mga masasamang elemento. Kasi ayokong humantong pa sa ano, sa putawag dyan, sa minsan po kasi ano eh, may mga nagbabantaan dyan sa comment eh, gusto mo anuhin kita, tawag dyan manager, yung may mga nagsasagutan minsan dyan sa comment nung hindi pa AI yung system ni Meta, no? Ngayon kasi bawal na ho yan, di ba? Bago po kayo mag-comment, minsan may makikita po kayo dyan, may mga limitasyon, no? May mga limitasyon pagdating sa comment, no? May standard po dapat. Bawal yung nag-aaway kayo, nagmumurahan, di po ba? O minsan mababan ka, hindi ka makakomment. Dati po kasi may mga nagbabantaan eh. O, ganito, papabarang kita. Paano kung nagkakatotoo, di ba? Ayaw naman natin na humantong sa gano'n na nagbabarangan kayo dyan. No? Yung mga basher kasi, di po natin kilala yung mga tao na yan. May sariling buhay yung mga yan, no? May sarili silang pinagdaanan, no? Minsan kasi mukha, huwag tayo bumasis talaga sa mukha kung anong pinaghirapan, pinagdaanan nila sa buhay. No? Bakit tumantong sila sa ganyang edad, 50, 60, no? May mga bagay silang hindi natin kayang gawin, no? Hindi natin kayang pantayan.
may mga karanasan sila. So wag natin ibabash. Hindi po yan pareho kayo ng pag-iisip. Hindi no? Natin, di pare-pareho yung pag-iisip natin eh. Na ikaw joke lang, hanggang salita ka lang. Pero sa kanya, dinibdib niya yun. Paano kung biglang kinitil, pinutol buhay niya dahil sa comment na hindi niya matanggap-tanggap. Hindi mo alam, nakakasakit ka na pala sa kapwa mo. Diba? So, dapat aware naman po kayo, no? Mag-ingat po kayo kung ano i-comment ninyo dyan. Kung sa inyo po yan sasabihin, masasaktan ba kayo? Kung sa tingin po ba ninyo? Pag nabasa niya yan, matuwa ba siya? Love lang. Sabi nga sa Love Radio, love lang. Walang hate, love lang. Gusto lang po natin ihatid no sa inyo na mga viewers natin yung mga katuwaan no, di ba, yung matutuwa kayo o may magkakatuluyan ganyan. O ito na ho, nasa linya, susunod po natin mga kasama ngayong hapon. Mula sa may Jeddah, no? Nasa Jeddah. Hello po kay Mabilangan Familiar Janice. Good afternoon. Magandang hapon, ma'am. First name po ninyo. Anong first name mo? My name is Jocelyn. Jocelyn. Okay. Sound familiar, ha? Jocelyn. Saan lugar? Nandito ako ngayon sa Saudi Arabia. Mm-hmm. Ilang taon na po kay ma'am Jocelyn? Joy na lang, tawagin niya na lang akong Joy. Nickname ko, Joy. Joy na lang? O, sige. No, si Joy. Ilang taon na po kayo, Ma'am Joy? 49, this coming December. Wow. Stand by. Edad mag-49 na, no? Si Ma'am Joy, yes, mula sa may Jeddah. Saan po kayo dito sa Pinas, Ma'am? Bicol po ako. Bicol. Mahilig sa maanghang. Medyo. Okay, sige. So, sa edad na 49, ano po ngayon? Hiwalay ka na, ma'am, sa asawa mo? Apo po. Magre-renew ka na naman ng iba? Uwe, kung meron. Never po. Oo, never. Ano? Never. Ayaw mo na. Mag-asawa. No po. Mukhang matindi pinagdaanan ito, ah. Okay. Nasa Bicol po kayo. Ilang taon po kayo nag-asawa, ma'am? 25. Mm. Sino po itong napangasawa mo? Taga saan? Taga Nueva Ecija. Uh-huh. Saan po kayo nagkita, ma'am? Kasi taga Bicol po kayo. Actually, nag-work ko dati sa St. Luke's Medical Center dyan sa Quezon City. Quezon City? Mm-hmm. Ano po, nurse po kayo dyan? Hindi po. Secretary po ako ng mga doctors. Ah, okay. Nasa clinic. Mm-hmm. Yan sa Medical Center. Mm-hmm. Before. Yes. Mm-hmm. Way back 2000, mga year 2000, ganun. Mga year, 1995. Hindi, mga 96 ako nag-graduate ng college eh. Mm-hmm. Mga 97. Mm-hmm. Ngayon, 97. Okay. Doon po siya nakilala. Ano po yun? Again, patient din yun? Ganun? Hindi po. Bali, actually,
nag-work siya sa ano, yung pumaga sa mga yung sa kainan diyan sa diyan, part diyan, may kainan diyan sa St. Luke's. Ah, sa loob mismo ng ospital o dun sa labas? Sa loob. Ah, sa loob. Sa loob po. Okay. Mm. Diyan po siya nag-work, ano siya, nag-deliver ng pagkain ng mga doctor. Ah. Yun. Oh. Ano po siya, ako ang nag-tawag. Yun. Nag-deliver siya sa clinic. Doon ko siya nakilala. Ilang taon po ito si sir? Nung time na yun? I think 32. 32. Ikaw naman po, mga sa dyan siguro, 25. Ah, okay. Sige. So yun, pag mag-deliver siya, ikaw siyempre ang kukuha, hindi naman si Doc, no? Sa pinto. Opo. Anong sabi? Ang ganda mo naman. Hindi ko alam po. Yun lang po na araw-araw, nag-deliver. Yeah. Nagkataon noon, December. May party yung mga secretary doon sa medical. May mga party yung secretary. Doon ginanap sa kanila, doon sa canteen. Ano nila, restaurant. May okay. Restaurant si ano eh. Kunyari po ma'am, yung si Doc, iba-ibang klaseng doktor, 'di ba? May kanya-kanyang sekretarya. So, yung mga sekretarya na yun, provide po nila sila mismo o appointed po kayo ng ano, ng ospital? Appointment po ang mga ano no. Ako po ang nagre-receive ng mga appointment noon. Kamag-anak, halos karamihan kasi nakilala kong doktor, kamag-anak din nila yung ginagawa nilang sekretarya. Ganun. Opo, ako po kasi, nirecommend ako ng pinsan kong doktor sa friend niya na doktor. Ben. Okay. So yun na, nagtipon-tipon po kayo mga sekretarya sa doon sa ano niya, sa restaurant. Tapos? Yun, nakilala ko siya. Tapos, kilala din pala ng friend ko na sekretary yon. Yun, doon nag-start. Nagligaw. Yun. And then, may natuklasan ako before na mayroon palang asawa. Hindi po pa, hindi pa po ninyo nasagot the time? Hindi pa kasi, naninigaw pala rin. And then, nalaman ko na nagpunta kami sa kanila sa Nabaisiya. Yung ano lang, na masyal lang. Yung ko nalaman sa mga kapatid na mayroon palang ano doon sa kanila. Asawa? May naiwan. Okay. Oo. Mabuti at hindi mo pa nasagot. Nag-stay? Hindi na talaga ang pag-ibig bulag. Pinagpatuloy namin. Pinagpatuloy mo? Sinagot mo, ma'am? Oo, kasi sabi ng ano, naghiwalay siya. Siya nagsabi? Hanggat nagpakasal kami sa Manila before. And then, nabuntis ako, pero nag-work pa po ako dyan sa St. Luke's. And then, siya naman, pupunta ng abroad, mag-work siya doon. Hindi siya pinalad kasi nung time na yun, yung company nila na in-applyan, nagsara. Kaya yun. Balik siya ulit doon sa trabaho niya. Waiter po ang waiter. Yun. Ako naman po, nabuntis, umuwi ng Bicol. Ano po nagsama kayo? Nagbo-boarding po ba kayo sa labas? Opo, nagbo-boarding po kami. Pero naniwala ka na hiniwalayan niya yung asawa niya. Ilan po anak ng nila, ma'am, ng asawa niya? 2. Dalawa. Ako kitang-kita mo may mga bata, no? Siyempre, nakita mo yung mga bata nung pumunta ka, nung namasyal ka sa kanila. Abali po, wala naman sa kanila eh. Doon talaga sa father niya kanila pumunta. Okay. Hindi naman doon sa Sa lugar ng asawa niya. Apo. Ilan po kayong pumunta doon sa Nueva Ecija, ma'am, that time? Kasi before, mayroon kami doon na, before kasi, may grupo kami,
yung po before, nagsabi ako sa forever living, yung pang-gamot ba? Nag-ano kami doon, introduce kami doon sa kanila. Ng gamot, yun. Mga gamot. Doon ano? Ko na lang. Ah, okay, doon. Sige. So, nagsama kayo. Tapos, nabuntis ka. Tapos, umuwi siya sa... Umuwi ako sa Bicol. Umuwi ka sa Bicol nung nabuntis ka. Masayang. O, tapos? Kasi, sabi ko, manganak lang ako, pero babalik ako dito sa Manila. Babalik ko sa dati kong trabaho. Kasi sayang. Sayang. Yun. Pero kasal po siya dun sa asawa niya dati, hindi? Opo. Kasal. So, tanggap mo na rin, hindi kaya papakasalan ito, no? Opo, tanggap ko naman eh. Aha. Tanggap ko naman. Samantala, nung doon na po kayo sa May Bicol, ano nangyari? Wala po, siya nandito sa Manila. Doon sa dati naming tinitirahan. Nagkatrabaho. Useless lang kasi yung kanyang, yung kanyang sahod, napupunta lang doon sa renta. Sabi ko, pumunta ka na lang dito sa Bicol, dito na lang tayo manirahan. Mm-hmm. Yun. Umuwi siya sa Bicol, pero matagal-tagal pa kasi mag-iipon lang. Yun, hinantay ko siya. Hanggat nanganak ako, wala siya. Wala siya. Nanganak ako sa panganay ko, wala siya. Mm. Yun. Tapos po, dumating siya 10 days before nanganak ako yun. Nakita niya yung anak ko. Yun. Hanggat po, simple po, siya, first time niya sa Bicol, wala siyang trabaho. Mm. Siya talaga, asa lang kami sa nanay ko. Before kasi nakatira kami sa nanay ko eh. Kasi wala naman kami karaming tirahan. Yes. Mm-mm. Tapos po, nagpa siya kami na nakahiya. Magsarili kami, magrenta. Doon sa probinsya, wala talagang choice. Ang ginawa niya, yung tricycle pajak. Mm-hmm. Bisikleta? Oo. Nagpajak siya doon. Matagal. Talagang walang choice siya. Ano-ano na lang. Nagpajak, yung pumagang construction. Mm-hmm. Yun. Ang ginawa niya. Hanggat habang nagrenta kami, doon niya kinukuha lahat sa pagpajak. May kami doon eh. May isa lang anak namin. Kumbaga masipag naman na siya. Masipag naman. Masipag naman po siya. Masipag. Talagang madiscard eh. Uh-huh. Madiscard eh. Tapos po eh, talagang binili ang kami. Bali, anim anak namin. 6. Bali yung tatlong anak ko. Sunod-sunod. Uh-huh. yearly kami nakanap. Bali, yun po yung hanap buhay po niya, ma'am, no? Ikaw po walang pong trabaho. Wala po before. Oo. Tapos, naka-anim kayo. Mm-mm. Bali po, doon po sa pang-apat na anak. Bali sa pangatlo pala, naghiwalay kami kasi sabi ko, wala ka dito hanggang, wala tayong talagang matitirahan dito hanggang renta lang. Umuwi siya sa Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, uwi na muna ako doon para magsaka ng sakahan nila palay. Yun, sabi, yung time na yun po, nag-apply kami doon sa DSWD po mong pabahay. Mm-hmm. Na gawad kalinga. Nag-apply po. Sabi ko, mag-ano po ako para may sarili po. Mahirap talaga pag walang bahay. Sa awa ng Diyos, nabigyan ako. Yun, sabi ko, umuwi ka na dito kasi may bahay na. Bahay na tayo. Inabigyan tayo ng gawad kalinga. Naniloko ka lang. Sabi ko, oo, may binigyan tayo. Umuwi siya. Nung time na yon, anak ko yung tatlo. Umuwi siya. Tapos, binabigyan ka namin yung bunso, yung pangatlo namin. Uh-huh. Yun. Tapos sabi niya, may dala akong pera. Iuuna na natin doon sa bago naming bahay. Nagtindahan kami. Mm. Kasi kami dati,
lima lang kami na. Yung bahay ko, pabahay ba? Lima pa lang kami. Mm-hmm. Medyo, ano kami, yung tindahan namin, boom, nag-boom. Yun. Mm-hmm. Lahat na ano. Tapos po, pag that, ano niya doon, nag-ano kami ng, nagrenta kami ng sakahan na lupa. Mm-hmm. Nag-ano siya, sabi niya sa akin, magtatanim daw siya. Mm-hmm. Magtatanim siya ng petchay. Nung time na yun, sir, talagang inano niya, nagtanim siya. Nung time na yun, nagbagyo nun, mga malakas. Sabi niya, sayang, yung tanim ko, kasi nagkunla siya eh. Yun, wala na. Sabi ko, patay na naman tayo yan. Sayang yung, ano natin, utang pa naman yun. Mm. Tapos, kinaubagahan siya kasi umapaw yung tubig. Sabi ko, wala na. Kinaubagahan, sir, yung mga pula namin, parang nang umusbong. Mm. Umusbong. Mm. At etchay, sabi ng dating asawa, sabi niya, buti pa nito, umusbong, magkuha tayo ng ano, yung po bang mga tao para mag punda na. Mm. Isa-isahin na. Malapad po ba yung time na yun, sir? Malapad po ba yung rentahan ninyong lute that time? Hindi po. Nag-ano lang po kami, nag-renta. Malapad? Gaano kalapad? Lawak po. Ano lang, sir? Mga 10 meters. Ah, 10 meters? Mm-mm. 10 meters. Maliit lang po, sir. Okay. Nung time na yun, sir, nang bagyo, sir, na malakas, syempre po ang mga gulay noon, mahal. Mm-hmm. Na-timingan po namin, sir, na yung pitsay noon, ang kilo, sir, 100, ang kilo na pitsay. Talaga, sir, na hindi ako akalain, sir, na nag-boom yun. Mm-hmm. Hanggang, nag-deliver kami sa mga, sa mga palengke. Sumunod, sir, yun naman, kamatis. Mm. Ang kamatis naman, sir. Yun, sabi niya, sundan na natin ito ng kamatis. Nag-boom ulit. Yun. Nung time na yun, sir, syempre, may pera ka, kumikita ka. Syempre, hindi ka maalis ng barkada. Mm. Syempre, barkada, inom. Sabi ko, wala kang mapapala niya sa barkada. Siyempre, hindi maalis ang beer house. Ah, beer house talaga? Mm-hmm. Oo, yun, beer house. Siyempre po, nag-negosyo kami. Mahirap yun eh. Pag sinalihan mo ng gano'n, talagang babar ng gano'n. Mm-hmm. Yun, ang nangyari po, wala. Medyo nag-down kami. Sabi ko, no choice tayo. Pag ganun ang buhay mo, dapat maghanap ng ibang trabaho. Nung time na yun, sir, yung pinsan ko, nasa DepEd, principal sa school. Sabi ko, ipapasok kita dito. Nung time na yun, sir, pinasok ko siya as security guard ng school. Doon siya. Ang anak namin nun, sir, nag-aaral na ng kinder, yung panganay namin. Pero tatlo na po yung anak nyo, no? Tatlo na that time. Okay. Nung time, hanggang nasundan ng isa naman, apat, lalaki. Sabi ko, tama na to. Nung time na yun, siyempre, sir, ang lalaki pala pag mahilig mag-inom, mainit. Ay, ganun. Ay, subukan ko nga uminom. Kasi hindi ako uminom, kaya hindi ako mahilig eh. Sige lang. Ayun. Talaga, gano'n, sabi ko, mana, sabi ko, tama na. Mm-hmm. Sabi niya, hindi ko naman po inaasahan na magiging anim ang anak namin. Mm-hmm. Iyon, nagtrabaho siya sa school ng ilang years, 8 years ata, mm-hmm. hanggang makatapos yung anak kong grade 6. Anim. Tapos po, sir, nung time na yun, nag-ano siya sa school, may nakilala po siya na mother. Mother din na nag-aaral din sa school na yun. Mm-hmm. Doon siya, nagkakuha ng
babae. Ah, may estudyante yung okay. Oo. And then po, sir, sabi ng mga, kasi po ako noon dati, hindi ako palabas ng, tagalabas ng bahay eh. Nasa, ano lang ako, bihira ako maglabas. Sabi sa akin ng mga friend ko, yung asawa mo, may ganito. Hindi naman po ako naniniwala kasi ano naman ako. Yung talaga po talagang, hindi ako, sabi niya sa akin, pumunta ka sa ganito, matatagpuan mo yun. Ay talaga sir, parang yung mukha ko parang hindi ko maintindihan. Sabi niya, friend lang daw, friend. Oh, ganon. San sila nagtatagpo? San sila nagtatagpo? Sa bahay mismo ng babae. Ah, okay. Yung babae po na ito, walang asawa. May anak pero walang asawa. May asawa din. May asawa? May asawa din. May anak din ang dalawa. Tapos yung lalaki nagtatabaw sa Maynila. Ay. Tapos yung sabi sa, doon sa mga anak ko, sabi niya, pinsan daw. Pinsan niya lang daw yon. Sabi ko, pinsan? Wala ka naman ditong pinsan. Dayo ka lang naman dito. Pinapataw ka ng auntie. Ganun. Pinapunta ka sa bahay nila. Yun doon. Talagang, hanggang doon, sir, talagang nag-bar down lahat yung negosyo namin. Ganun. Walang nangyari. Hanggang, sabi ko, nahirap na kasi pinapabayaan na kami. Nalulong siya sa inom. Sugal. Yun. Walang mangyari. Sabi ko, sabi niya sa akin, magtatrabaho lang daw sa Maynila. Hindi ko alam. Kasama niya na pala yung babae. Ako naman, kampante ako. Nasa Maynila siya. Pero kasama na yung babae. Dala-dala ng babae, yung mga anak niyang dalawa? Dinala niya yung babae. Kaya sabi ko, talaga okay lang po kasi may ano na ako. Para bang may trauma. Kasi pag mayroon lasing yun, sir, talagang nagwawala. Nananakit siya, ganun. Maingay siya, sir. Nananakit. Pinapakulong ko yun eh. Pinapakulong ko talaga yun. Sabi ko, okay na yun kasi nawala na yung dibdib ko, nawala na yung tinik. Saka, tapos, inalisan kami yung panganay ko, graduate ng grade 6. Maya, yung 1 year old, yung time na yun, sir, hindi ko alam ang gagawin ko kasi talagang mag-start na naman ako sa start. Wala akong makukuhanan ng hanap buhay. Sabi ko, paano na to? Noong time na yun, sir, yung kapatid ko ang nagtulog sa akin. Maahon ako sa aking paghihirap. Yung kalungkutan ko ba? Tapos yung time na yun, wala akong trabaho. Sabi ng auntie ko, dito ka nalang magtrabaho. Dagaan mo yung mama ko. Hanggang, nagtrabaho ako sa kanila. Pang gabi ako, nag-yodip ako kasi bedridden na. Ako po nag-aalaga. Pag umaga, sa mga anak ako, nakapokus kasi nag-aaral sila lahat. Ay anak pa akong maliit sa gabi. Lumidid pa. Pero umaalis ako, nag-jute po ako. Yun po yung yung trabaho ko dati. Nung naghiwalay na kami. Mahirap po bilang sarong isang single mom. Mahirap talaga. Lalala po na wala akong source na income. Tapos po, wala, mahirap po. Pero po, nilakasan ko ang loob po. At saka, Lord lang ang gabay ko na bigyan ako ng lakas ng loob na kayanin ko lahat. Sa awa ng Diyos, sir, binigyan ako ni Lord na pumunta ako dito sa ibang bansa. Start ng 2020, andito ako. Ako na po lahat ang
pala kesa mga anak ko. Nagpaaral hanggang ngayon sa awan ng Diyos, nag-aaral yung mga anak kong college. Nahirap po. May sobrang hirap. Naranasan ko po na tumaay po kami sa isang araw. Isa lang. Kanuping kahuilan po. Lugaw. Hirap po ito. Pero po, sa awan ng Diyos, nagpunta po ako dito sa abroad. Nag-ayos po yung buhay ng mga anak ko. Pinanak po, nag-aral po sila. Ako lang po. Ako lang. Sinasabihan ko lang yung mga anak ko na magdapos kayo. Yun lang ang pamana ko sa inyo na magkaano kayo makatapos na pag-aaral kayong lahat. Pero yung panganay ko nagrebelde so, dahil po sa kagagawan ng ama na hindi kinaya po. Sana po yung panganay po rin nyo. Ba't nagrebelde? Kasi po, dahil po sa atay niya na gano'ng pinabayaan kami. Gano'ng. Nakatapos din po siya ng grade 12. Ngayon po, nagtatrabaho ngayon siya sa amin, sa probinsya. Nagtatrabaho ng, sa cashier po siya. Yung mga sumunod, nag-aaral po siya ng college. Pinapaaral ko po. Anong year na po ngayon? Second year po yung pangalawa. Yung pangatlo, second year din. Kasi sabay sila eh, nag-stop kasi yung pangalawa. Yung pangatlo, second year college, yung pang-apat, grade 12, yung pang-anima, grade 8, ay grade 9, yung bunso, grade 6. Ako po lahat, hirap. Bali, nasa 10 years na rin pong nawala si mister mo? Opo. Opo. Hindi na nagparamdam kahit sa mga anak man lang ninyo, nagpapadala, wala talaga. Wala. Kasi ako lang po, wala po siyang sustento, ako lang po lahat. And then yung mga pamilya ko nagbibigay din pero mahirap po ang asa ka lang sa bigay. Talaga pong dapat magtiyaga ka na maghanap buhay ka para lang sa mga anak. Mahirap pero si Lord lang, nandiyan si Lord na nagabay sa akin. Palawakin pa ang buhay ko, palawakin pa ang isip ko, gano'n. Para lang sa mga anak. Mahirap po. Sa 4 years, no? Since 2020, andyan na po kayo. Hindi pa po kayo nakapagbakasyon sa Pilipinas? Well, actually, dadating ko lang nung nagbakasyon ako noong June. Dating ako dito ng August 15. At least nasilip mo yung kalagayan ng mga anak po ninyo, no? Okay naman. Naman sila. Sino po yung kasama nila ngayong apat doon? Lima sa probinsya. Ito mga nag-aaral. Anim po sila. Sila-sila lang po. Sila-sila lang. Doon pa rin sa bahay na binigay sa inyo sa pabahay. Diba? Hanggat po na napaayos ko yung bahay ko. Ganun po, kahit kaunti po, bila ko na sarili kong motor. Talaga po, bilang single man, dapat maging matitib ka. Hindi ka dapat gasta ng gasta. Kung yung hindi ka doon, bili doon, bili dito, hindi. Hindi ako ganun. Dapat talaga may kalalagyan na maganda. Yun po, mahirap. Yung pong asawa ninyo ngayon, kahit yung mag-anak po niya, wala pong may nagkikwento sa inyo, ang kalagayan niya. Yung mga kapatid na kausap ko naman, pero never po. Never po yung nakausap ko naman. Kumusta lang, pero about sa sustento wala. Magkasama pa rin po sila ng babae na yun, ma'am? Kaya nga po tinanong kita kanina sa una pa lang kung may balak pa po kayo, searching po ba kayo o ano eh, sabi mo ayaw muna. Kaya ko na, mahirap na kasi sir eh, parang may trauma na ako.
Oh, pero isang beses pa lang naman ah. At saka hindi po kayo kasal, ma'am, di ba? Kasal po kami sa civil. Ah, sa civil. Oo nga po pala. Civil wedding po kami. Pero di po ba kasal sa doon sa una niyang asawa? Opo. Hindi naman po. Ewan ko po. Tinanong ko nga po yan sa ano eh. Sa Quezon City po kami dinasal. Oo. Uh-huh. Wala naman yung ano. Pero nakakuha po kayo ng marriage contract ninyo? Nakakuha po kayo? Ganda ka po. So, ibig sabihin ngayon, hanggang ngayon, dala mo apelyido niya? Opo. Minsan nga po, sabi ko, one time, sir, nagkuha ko ng SSS. Uh-huh. Sabi ko, yung apelyido ng lalaki, ayoko nang dalahin. Kasi, magiging beneficiary ko siya. Sabi niya, hindi pwede daw. Hindi daw pwede kasi kasal kayo. Kayo, hindi pwede. Kaya, ano, pero sa ano, sir, hindi ko na dinadala. Dinadala yung sa passport. Apelyido ko na nung dala. Ano, sa, dala. Sa passport mo? Sa passport ko po. Sa passport ko po, hindi pwede kasi may marriage contract. Oh, okay. Apelyido niya. Sige. So, at least, no? Siguro matyagaan mo pa naman hanggang 5 taon pa dyan sa abroad para sa anak mo makapagtapos na siguro the time, no? Oo. Ano po, tatapusin ko ang 10 years. 10 years pa, ano, mula ngayon. Ilang taon po kayo ngayon? Po? Ano na lang po, 2029. 6 years. Ay, 5 years. Okay, kaya pa. Saka kung okay na may mga anak mo, saka ka na lang mag-asawa, ha? Hindi na po. Hindi mo masabing patapos, ma'am, kasi ganun po yun. Paano kung magkaroon na rin ng pamilya mga anak po ninyo? Pag okay naman na sila lahat, siyempre mag-aasawa ka. Hindi ka makapunta sa langit. Sir, kung noon pa, sir, nag-asawa na ako, pero sinabi ko na sa sarili ko na yun. Oo, kasi nga, nasa struggle ka pa ang buhay mo. Kumbaga, napakahirap kung mag-asawa ka. No? Kasi kaya mo naman yung mga anak mo eh. Pero kung darating yung panahon, lahat sila nakapagtapos na ng pag-aaral, may trabaho na rin, ikaw na lang mag-isa, kung may pamilya na sila, yan, siguro pwede ka na mag-asawa. Mga 60 ah. Senior citizen ako. Oo. Kung paano yun din, no? Oh, yun lang naman po. Ano? Senior citizen ako. Oo. Baka tuloy-tuloy pa yung programa natin kung buhay pa ako the time. Si... Sali ka na lang ulit, ma'am, ha? Sana po. Sige. Maraming salamat sa pag-share ng Love Lines, Ma'am Joy, mula po sa May Jeddah. Thank you, gina. Sige. Thank you po. Maraming salamat. God bless. God bless. Ay, maluoy ka, nanay. 6 yan, dong. Yung imagine ko ah, may isang taon pa si girl, pinapasuso, tapos may 2 years old, 3 years old, tapos yung tatlo nag-aral elementary, tapos nung iniwan ng lalaki, no? Hindi mo lang iniisip ha, imagine ko mukha ni girl ah, hindi ko na itanong kung nung panahon na yun mataba siya o payat. Pero kita nyo naman, no, bilang isang nanay, di kayang pabayaan yung mga anak nila. Yung lalaki kayang-kaya, pero yung mga nanay. Pero meron namang mga nanay na mga inaabanduna yung mga anak, di ba? Meron ang tinatapon na lang sa basurahan, eh. Pero kung malakas lang loob ng isang babae, kayang-kaya, no? 38 minutes after 3 na ng hapon. Ngayon pong hapon, ang... Wednesday, September 18, 2024. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart / Digital Love Lines. Yan po ang kabuuan ng ating programa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa nating Pinoy sa abroad. Mga supporters natin, subscribers. Maraming salamat. Kita-kits po tayo mamaya-maya konti. Alas 8 para sa Wanted Sweetheart Evening Edition. Ako pa rin po yung lingkod, walang pinagbago, gwapo man Japon, Abian Mujel.
Hello? Taas ang kilay, oh. Wala, masama doon, ah. Gwapo, eh. Magandang hapon, Pilipinas. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Between love and madness. Abyan mo, Jerm. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. RFW, tune in to the radio. Powered by Jerm FM 90.7.